tayo po ay binigyan ng 2 taon para bubuo ng isang konkretong plano na pastoral para sa ating diocese. At malinaw po dapat sa ating mga kapalian na ito ay isang proseso, no? At ang proseso po ay dapat na ginagalang natin. May hakbang na dapat gawin sa bawat yugto at tayo po ay nasa unang yugto pa lang sa pagbubuo ng diocesan pastoral plan. At ako po ay naniniwala na napakahalaga po talaga ng papel na gagampanan ng mga pari. At ito po ay hindi binabaliwala ng pastoral office. Sana lang po ay huwag tayong magmadali at huwag muna natin masyadong husgahan itong mga nangyayari sa unang yugto dahil nasa unang bahagi pa lang po tayo. Hayaan po natin dumalo yung proseso at ang mga pari po ay tiyak na kinakailangan maging kamanggalakbay at kamanggagawa din po para sa gawain ito. At hindi po ako naniniwala din na ang pari po ay mas importante because we are all equally important, no, bilang isang simbahan. Kasi po, pag ang mahalaga, pero hindi ibig sabihin mas importante yung mga pari. So may importante din lang pala ng mga pari, pero tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay. Because if we think that way, then we would end up being trapped by clericalism. No? At ito po isa sa mga kaisipan na binabangga po na ating kasalukuyang Santo Papa. Kaya ito po isang proseso, igalang po natin yung mga hakbangin na ginagawa hanggang sa makarating po tayo doon sa dulo ng ating paglalakbay na makabuo ng isang konkretong pastoral. Salamat, Father Henry. Yes. Karanasan ko lang po na ang aking mga significant others sa social apostolate ay mga pare. Kasi yung unang-unang pare mo, ako'y young Christian worker pa lang, siya yung nagsabi sa akin na, remember, you may be the only catechism book for the young workers. Nakatatak yun sa isip ko. Parang nagkaroon ng naging organizing principle ng buhay ko. Si Father Sendelman, yung founder ng Asian Social Institute, siya yung nagsabi na hindi ikaw'y nagsisimba, pero walang halaga yun kung wala kang pagsisilbi sa kapwa, ganyan. At kung ikaw'y nakatutok doon, ay ano, hindi ka pwede makomit ng mortal sin. You'll have to go 350 degrees turn to be able to, ano. Kaya, yun ang ibinigay ni ang isa buhay, yung ating pananampalataya. Tapos ito na mga itatlong pare na naging influence sa akin. Ang sabi niya, Nina, if you are doing God's work, He's the first one to worry about you. Full trust in the Lord. Tapos, inode niya yung mga sinabi, you do the things, all that is righteous, and the rest will be added unto you. At yun ang naging buhay namin sa Asian Social Institute. We have only 200 students, but we have many graduates and many programs. At sinasabi ko sa board namin, wala na kami masyadong pera, pero ang daming programa. At nakikita ko ng mga graduates. When I go to a meeting of schools, I see our graduates. When I go to the meeting of church, I see graduates. NGO, I see our graduates. When pertinent government agencies, I see our graduates. At lahat sila ay nakatuto kung paano matutulungan ang mga mahirap. Kaya napupunan nila ang graduates namin saka sa Asian Social Institute. Okay lang naman yun. Parang isang bita. Kaya doon po makikita, ang papel ng mga pare is to shape the social conscience of people. Kahit na wala silang masyadong skills, maintindihan nila yung mga skills, pero when you begin shaping the conscience of the people, the rest will come. And
they will go back to the pastor, that really shepherded them towards their apostolate and the ministry with the mind in view of really being part of the evangelizing process. Naniniwala po ako na yung Espiritu Santo ang arkitekto ng lahat ng ating ginagawa. So, siya yung arkitekto doon sa sinapupunan ng mga dibinin, sa arkitekto sa pagbubuo ng simbahan, kaya sa pagbubuo din ng ating pastoral planning, ako'y lumadalangin sa Espiritu Santo na siya din yung maging arkitekto nating lahat. Tatapusin po natin ang discussion on pastoral planning ngayong maga. At para mamaya, babalik pa po tayo after lunch at meron po tayo ilang madali lang at coffee shop after lunch. At yung po topic ng pastoral planning ay tatapusin natin ngayon bago ang tanghalian. At babalik po tayo after lunch dito ulit para sa ilan lang mga bagay na pati mga announcement. So, pasalamatan po natin ang aksi na nakasama natin ngayon.